mamaya ba magtatakbo. Kaya gusto ko nga yung magpapakain, medyo gutom eh. Yung parang langgam. Gutomin kong konti. Tanggalin natin yung mga patuka. Oh, mamaya. Itagin natin sa taas. Sa hapon. Guys, good morning. So for today's vlog, ipapakita natin sa iyo yung sa inyo yung paglilipat ng mga sisiw do sa barn na ginawa namin. So this time din, nilalagyan namin siya ng mga bagong tie wrap kasi medyo masikip na. Sakto na doon sa banding. Sakto 'yan. Ayun sila sa loob. Sa bago nilang barn. So 'yun, no, masisigla yung mga ako natin, mga sisiw natin. Kay-kay sila ng kay-kay. Ayan. Ano ba? Made in ano ba yung barn natin na to? Ayan. Siyempre dapat ganito. Yung mga materials na ginamit natin, ito nilang available muna din dito. Sa farm. Si backyard farm lang tayo, pero hindi natin kailangan gumastos ng malaki kagad. Kasi malaking investment din pala to. Malaking utang. Pero ang pinaka-importante yung importable sila. Importante, mahalaga. Ayan, ang importante talaga yung kanilang yung pag-aalaga sa kanila. Dapat hindi sila magkakasakit. Ayan sila. Ayan, makikita nyo, medyo mataas siya. Siguro mga 4 and a half feet yung taas niya. Then meron siyang kwan. Ito made in yung plastic na ginawa namin na bubong para makasikat, makasinag yung araw. So makaka-penetrate sa loob. Ito naman, medyo matibay yero. Just in case umulan, hindi sumukan, medyo matibay siya. Pero, ang observahan lang namin dito yung init niya mamaya. Pero nasa sulok naman siya eh. Hindi siya mapapaspas ng hangin. Yun ang pinaka-importante, hindi siya mapapaspas ng hangin yung mga sisiw natin. Ayan, nasa corner siya. Plus may mga puno sa taas. Ayan. Ayan. Sakto lang, gano'ng kaluwag partner yung kanyan. Ayan, hanggang ipa-banded natin sila, sakto na yung tie wrap niya na, no? Hindi siya mahuhuhu. Sakto na. Ayan, binapagto natin. Ito pa yung iba. Ayan. Waiting. Waiting sila, oh. Kaya mag-alala, darating rin yung time nyo. Ayan, healthy. Guys, ito palang mga manok, mga sisiw natin na to. Exactly 15 days na to. Simula nung nahatch sila. Ayan. Ano na yung iba. Guys, andito na yung mga sisiw natin sa barn nila. So, 15 days na sila. Barnet, bakit kailangan natin ilipat dito sa barn na ganito? Hindi sa kayo. Kailangan para maka-adapt sila kasi sa susunod na mga week o 1 week or 10 days, lalabas na yun dyan eh. Meron na silang range yung menet, malaki na yung magpupuntahan nila na lugar, malilibot-libot na nila para mas maging athletic sila, panik-panawag sila dyan kasi medyo slope naman yung ating lugar. Ayan. So ito yung parang preparation nila, preparation niya para sa labas ngayon. So, di ba 15 days na sila? 15 days. So, kailan natin sila papalabasin naman mula dito sa barn? Mga pinaka-maximum yan, mga 10 araw. So, pwede na sila magpalabas-labas? Palabas-labas. Ang tanong ko, bakit kailangan ng kwan? Ito yung transparent na bubong. Ay, para mag-through-in-through yung sunlight, para nadidisinfecting yung loob. Natural disinfection yan eh. Ngayon, pagka yan naman, tama, masaya sila, diba? Masigla. Okay. Kailangan ganyan. Bago, kailangan pili mo na yung kiti para mapunta rito. Yung hindi para mapunta rito, talaga, sorry, reject talaga. Hindi ka pwede, kasi ito na, ipalalakihin mo talaga eh. Katulad nito, paano sa 15 days? Mm. So, hindi na natin ito malalagyan ng ilaw o ng ilit nila. Okay, hindi na, kaya na nila yan. Hindi naman, actually, yung ibang farm, pagka day old lang din, actually, ginababa na rin talaga nila.
Okay. Pero dapat bago mo ibaba dito, anong vaccine na preparation na? May gumboro na, may B1B1. O, topalo na yung susunod yan sa isang araw, may Paul Pax na yan. Okay. Dito so, na tayo magpa-Paul Pax. So yun guys, ito yung mapapakita ko lang sa inyo yung kan, yung barn natin. So dalawang partition siya. So kasi may sunod ulit kami na napalabas na sisiw. So yan. Ito siya, ito naman yung kabila. Ito. So yan. Lalagyan na lang siya dito ng ipatatambakan lang, medyo papantayin siya. So yan, dito rin siya nakalagay sa parang corner. Bakit? Pardon, ba't dito natin nilagay sa corner? Anong kan dito? Kasi okay. Pero bakit dito? Ba't dito natin nilagay? Hindi doon sa ilalim ng puno doon. Ba't dito? Hindi, okay na dito eh. Para yung hangin, hindi agad sila mabangga. Magkahiwala yan. Na, ano, dito sa kabila yung kabilisa. Dito sa kabila. Okay, ang sisigla nila oh.